season, may asawa. Nag-umpisa po ako sa pagpasok sa droga, yung high school. Balis dahil sa provincia ng barkada, dahil sa depression, kasi broken family kami dati. Yung pamilya namin magulo. Kaya napasok ko sa ganitong klaseng bisyo. Nag-start to sa kaibigan ko. Second year high school pa ako, nagkakilala kami dahil sa gusto ko daw mag-making ng droga. Tapos ako, noong una, nagdalawang isip ako na kung papasok ko pa ba yan. Kasi gusto ko din malaman, curious din ako kung ano yung epekto ng droga. Kaya nag-try ako sa ganitong isyo. Noon na nag-umpisa, patigim-tigim pa kami dati hanggang sa lumala ng sitwasyon, hanggang sa yun na minsan nagtutulak na kami dati na pero pakunti-kunti pa lang. Sigurado hindi niya makakalimutan habang buhay. Para nasa tatak na yan, nasa bubugo na yan pag natikman mo yan. Mahirap na yan maiwasan. Kaya wag na kayong gumamit ng ano. Umpisa po yung pagiging drug addict ko. High school po ako. Umpisa po ako sa second year high school po. Tigil po ako ng marijuana po. For mga 5 years po, ng marijuana po ako. Nakayaya po yung uncle ko na sabi niya, sasama ka sa akin. Ano tayo, mahappy-happy tayo. Doon po ako, nag-umpisa din po ako na gumamit po ng kung tinatawag na shabu. Doon po, patikim-tikim. Muna, hindi din ako naniniwala na maging adik ako. Ngunit, nung sige-sige na po ako, gabi, araw, parang hinahanap na yung sarili ko na kailangan magtikim ako. Ganun, hanggang 2003, nahuli po ako ng mga police po. Kung ikaw isang takadig, ang una mawala sa'yo yung kumpiyansa ng tao. Isa po ako sa mga katiwala po ng mga uncle ko sa business po. Mag-manage po yung negosyo nila. Ngunit po nung naging drug addict na po ako, parang nawala po sila ng
kumbiyansa ba? Ganun din po yung mga iba kong kamag-anak ko. Nauna, mga kababata ko, sabay kami mga tulog, yung mga babae. Ngunit, nung nakaadig nga ako, ayaw na nila ako papasukin sa bahay. Parang nawala na talaga. Yung iwala, lahat, nawala na sa kaya, nung sa jail po ako, hindi ko paklaya ko dito. Gusto ko bumawi ba? Mas, so, sabi ko, mas sobra pa kong gagawin. Paklaya ko dito sa jail. Sabi ko na makalaga na lang ko sa Diyos. Paglingkod, araw-araw, magpunta sa simbahan. Na iba naman yung tingin nila sa akin. Kasi nawala talaga yung iwala nila sa akin. Dahil pamilya, wala na. Kaya, ang mas sabi ko kung sa mga kabataan tulad ninyo, karoon man kayo ng problema sa pamilya nyo, huwag nyo isipin na gamitin yung solusyon, yung program na para maiwas yung problema. Kasi ako nun, kasi dalaw lang kayo magkapatid, parang may favoritism kasi yung bunso kong kapatid, babae. Yun ang favorite ng mama ko, papa ko. Ako pala, hala, hindi nila yung gusto ko, mga gamit ko, hindi nila bumibili. Pero kung sister ko makingi, automatic. Kaya tinanim ko nung sa isip ko na, sabi ko, walang araw makaroon din ako ng pera, sabi ko. Kaya ano-ano, masok ako. Tapos hanggang maging, binigay nga sa akin ng oportunidad ng mga pinsan ng daddy ko na mahala sa negosyo nila. Yun po, nakaroon ako ng pera. Halo, yung konsumo ko para sa drugs ko. At bumibili talaga ako ng ano, yung isang pack talaga, yung 5 grams talaga. Dawa ng Diyos kung bigyan lang po ako ng pagkakataon na makalabas dito. Sabi ko, Lord, gusto ko ng simpleng buhay lang, Lord. Sabi ko, yung na mayroon makakain ng pamilya ko, mayroon pambilin ano, mga gamit sa pamilya ko. Yung simple lang, hindi tulad noon. Hindi, ang buhay ko noon is worthy talaga, wala. Wala talaga, kahit alam ko na may Diyos, ngunit hindi ko pumapansin po na yung Diyos pala, tinitingnan na ako. Kaya, ganun pa man, alam ko na ganun pa man po, nagpapasalamat po rin ako sa ating Diyos. Binigyan niya po ako ng pagkakataon po na alam ko kung hindi po ako nakulong, mari, nasa mental na ako, mari, na patay na po ako. Kasi ang sabi ko noon, ang motto ko, pag nahuli po ako paggabi, may dala-dala ko mga yung mga granite, yung granada, ikot, tabla-tabla na. Kaso lang, nahuli man ako yung hapon, alas 3 ng hapon. Kaya, talagang sabi ko, mahal pa ako ng Diyos. Sabi ko na hindi niya pinayagan na ako ay mamatay. Nais ko pa rin na makalabas sa lugar na ito na makaumpisa rin po ako ng panibagong buhay. Si Alan Ervinia, ngayon po ay pastor ng Jesus is Lord, isa sa mga pastor ng Jesus is Lord. So, kung paano po ako na-convert mula sa dating pagkatao ko, ngayon sa panibago. Una, dahil po ako ay addict, mas may mga bisyo, siyempre may mga bisyo. Kasi hindi ko kilala si Lord, hindi ko alam kung
tama o mali yung aking ginagawa. So basta inom lang, barkada lang. Meron kami kasama sa grupo, tawag namin The Lost Boys. Kaya puro lost. So, yun po ang isang buhay ko noon. Siyempre pag addict ka, trip lang, music. Pero pag mag-bad trip, gulo. Nag-umpis ang gulo pag mag-bad trip na ang grupo. Ngayon talaga kasi epekto yun ng highs. Ang matindi doon, pag emotional yung isang addict. Pag emotional siya, tapos meron na bad trip siya, gulo talaga ang abutin. Kaya meron kami na meron akong nasaksak. Kaya nabato sa ulo. Talagang bato, talaga malaking bato as in. Tinumpo ko sa ulo. Tapos meron akong bahay, sinunog. Mabuti na lang, hindi talagang tupo. Naagapan. So ganun yung aking buhay. Tapos grabe ang bisyo. Until one time nung ako ay college na, second year. Pero nung first year ako, pagpasok ko sa trade school, ngayon ay Sambong City Polytechnic State College. Dating trade school yan, talagang nagpupuslit ako ng drugs kasama yung classmate ko. Nagbebenta kami ng marijuana at that time, kung di pa usugaan ang shabu, bago pa lang 1989, bago pa lang in-introduce ang shabu sa amin. So sa amin, dahil first year college pa lang, so ang uso sa amin nun, syrup, ayan, at saka marijuana. So doon ako nag-start na magbenta sa mga klase. Kaya na, sinasabi ko, out of the 38 na nag-umpisa sa first year, ang graduate, 6 kasama ako. Kasi bakit may nangyari noong second year college na ako. Mula marine engineering, masyadong magulong buhay, nag-ship ako education. And pagka second year, may pumunta sa amin, taga JIL, mga KKB, mga youth. Tapos nag-alok sila ng Bible study noon. So, pero nung una, pangalawa, pangatlong pagkakataon, boring. Siyempre, addict ka tapos ano ba yan? Boring ang pag-share ng Word of God. Until one time, natamaan ako doon sa Matthew 6:33. Okay, dahil nung time na yon, habang nag-aaral, walang magulang ko nasa Malaysia. Tapos ako self-supporting. Sa umaga mag-aral, sa gabi mag-waiter. Siguro natamaan dahil nag-iisa na ako. Tapos walang sumusuporta sa aking pag-aaral. Araw-araw, kakulang ng tulog. Tapos pag-share noong Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So umahanap ako ng family noon. Tatay ko, nanay ko, bakit ganun? Ba't iniwan ako? Walang sulat, walang padala. Di ba? So, yun yung natamaan ako. At nagpa-pray ako. So, patapos na mag-pray, tumulong-lulong ako. Hindi ko naman, hindi naman ako palaiyakin. Bira sa isang adik, isang magulong ko. Umiiyak. Pero ang time na yun, natouch ako. Pinag-pray ako ni isang kapatid natin, si Pastor Jojo. Tapos tuloy-tuloy na. Ang katumatan ako ng church. Natutunan ko na anong praise and worship, anong prayer. Hanggat sumali ako sa KKB. So yung youth arm ng JIL. So doon nagkaroon ng sense ang ating buhay na, uy, meron pala akong sense dito sa mundo. So meron pala akong purpose kung bakit pinadala ko dito sa earth, sa aking time. Sana marinig nyo rin ang tawag ng Diyos, ang kulang ng Diyos sa buhay. Para magambanan po natin ang ating purpose. We are born for such a time as this. Kailangan ng mundo, ang mundo natin, maraming broken families, maraming nagagat ng pag-ibig. Kung paano mo pinago ang mga taong makasalanan, baguhin mo rin ako upang magamit mo ako sa huling mga araw. Sa pangalan ni Jesus.